And amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Yan, good morning. Pwede po bang i-fist bump mo lang ang yung fellow warrior and just say, you look wonderful, you look great. Yan. Yan, mukha ka talagang Spartan. Yan, sabihin mo sa kanya, mukha kang Spartan. Alright? And we would also like to welcome everyone who is watching us live wherever you are. Thank you for watching us. Thank you so much. And today we will be closing on our series, The Warrior. No, I hope that on this series, tayo po, the warrior in you had been stirred up. And before that, let me give you some announcement po muna. No? Yung Soul 1 and Soul 2 po, we will resume it next week po. Kaya be ready na po mga Soul 1 and Soul 2 participants. Resume na po tayo ng ating klase. And at the same time po, on February 7 to 11, we will have our prayer break na kung saan we will have prayer and fasting. To those who want us to join, no, coordinate with your cell leaders. Sa kanila po namin ibibigay yung mga schedules kung kailan po kayo pupunta dito. And on Friday, February 11 po, we encourage everyone to attend, no, and join us on that prayer and fasting day. Yon. So, as we continue po and wrap up our series, tayo po, I know God, pinatapang po tayo. This 2022, we need believers. We need you to be brave and courageous. Dahil this 2022 is a great year. And we need great warriors for this 2022. If you want to see 2022 and let it be your year, let it be a great year sa'yo, God needs you to fight. God needs to wake up the warrior inside of us so that we could seize this year. Eh, hindi lang to basta taon na napadaan lang. Taon na kung saan ikaw ay nalugmok na naman sa kasalanan. This is a year where you will overcome. This is a year na kung saan God wants you to rise up and claim the promises that God releases upon your life. Kaya nga po, we want you warriors to rise up. Kaya po ito pinag-usapan natin for the first month because we believe that this year is your year. Sabihin mo nga sa katabi mo, this is your year. Yeah, this is your year. And for us to end up, no, let's talk about the warrior's battle plan. Yeah. No, it's good to know that you are a warrior. Matapang ka, pinatapang ka ng Panginoon. God has given you wisdom. God has empowered you. But still, you need a plan. Okay? All warriors have a battle plan. Ang mga warrior na so good lang ng so good, you are putting yourself in danger kung wala kang plano. Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, hindi ka lang basta matapang, nag-iisip ka din dapat. Okay? Bawal lang hindi nag-iisip. Okay? Tanungin mo ang katabi mo, may isip ka ba? Ha? So bawal po ang hindi nag-iisip ha, na warrior. Hindi lang po to about the swords and the spears. Our battle, your war, needs a good plan. Let me give you a reality. No? Reality po tayo. Let me give you that reality that life is a series of battles. Hindi po matatapos ang battles nyo. wala nang gustong makinig, no? Hindi po matatapos. We are not promising you that next year wala ka ng problema. Hindi. Every now and then, every day, you will have battles to face. You win one today, nanalo ka. Napagtagumpayan mo yung mental issues mo. Napagtagumpayan mo financial issues mo today. Pero bukas meron ka na naman. Nabayaran mo ngayon yung due date mo, yung mga babayarin mo. Next month, meron na naman. Mas malaki. Mainit na eh. No? Alam mo yun, no? It's a never-ending series and cycles of battle. Kaya nga po, you need always to be ready. Okay? Hindi po matatapos yan, no? Ang kaaway natin, your enemy is so focused to destroy your life. That's the reality. Hindi po titigil sa Satanas na nakawan ka, na patayin ang passion mo, patayin ang pananampalataya mo. So let it sink in sa atin. Laging nakaabang ang kaaway para ikaw ay i-destroy. O, tinan mo yung katabi mo na yan. May demonyo yan sa ano eh, sa bahay nila. Nakaabang lagi yan.
Hindi lang po ikaw ay binabantayan ng Diyos. Okay ha? Binabantayan ka ng Diyos, pero ang kaaway, binabantayan ka din. Parehas po silang nagbabantay sa'yo. Kaya, ingat ka. Dapat lagi kang may plano. Dapat lagi kang handa. Sabi nga po nila. Right? Sabi nga po ni Peter, no? Pinaalalahan na niya tayo. Stay alert. Okay? That's the reality eh. Hindi po pwedeng pa-banjing-banjing ang mga believer. Okay na, ang ganda ng praise and worship. Okay na yun. Naramdaman ko presensya ng Panginoon. Hindi ka po titigil lang dun sa naramdaman mo. Still, stay alert. Kaya bawal po ang natutulog sa church. Na-joke lang. Gisingin mo yung katabi mo. Gisingin mo yung katabi mo. Gisingin mo yan, ha? Stay alert. Stay alert lagi. Always be vigilant. Laging nakaabang. Kung ang kaaway, binabantayan ka, bantayan mo din naman ang sarili mo. Okay? Stay alert. Dinoble pa niya. No? Dalagang dalawa. Sabi niya, talagang binibigyan niya tayo ng emphasis na ganito ang nature ng war mo. This is the nature of your battle. You need to always stay alert and you need to watch out. Laging tingin. Laging i-guard ang sarili. Tingnan ang paligid. Tingnan ang nangyayari. Naku. No, tingnan kung ikaw ba ay nakapag-devotion. Lagi, tingnan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo. Bakit daw? Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So ang kaaway, ito po ha, expectation. Gusto ko po kayong bigyan ng expectation. Not only about God, but also about your enemy. Let me give you this expectation. Expect mo na ang kaaway lagi nag-aabang na opportunity para sirain ka. That's the expectation that you need to have. Na wala pong, nandito na ako sa pananampalataya, natapos ko na ang Genesis to Revelation, siguradong hindi natatalab sa akin ang schemes ng kaaway. Dinoloko mo sarili mo. Lagi po siyang nakaabang. No matter how many Bible verses you have, no matter how many promises of God you claim, the devil will always watch for an opportunity to get you. Okay? Naging nakaabang. Kaya ikaw dapat alerto. Okay? Naghahanap lang siya ng butas. Naghahanap lang siya ng one moment of lax mula sa'yo. Relax na relax ka. Okay? Mukhang ito na. Na-promote na ako. Nakuha ko na ang pangako. In-answer na ng Panginoon ang aking dalangin. Sa bawat answer prayer mo, nag-aabang pa rin ng opportunity ang kaaway para sirain ka. Okay? So that's the reality po mga kapatid. Kaya dapat laging handa. Sabi mo sa katabi mo, lagi ka dapat handa. Ah. Laging handa. Because a warrior is most vulnerable when he is disengaged. Most vulnerable ka sa attack ng kaaway kapag wala kang pakialam sa ginagawa ng kaaway sa buhay mo. Browse ka lang ng browse ng Facebook. Uy, okay lang naman yan. Wala namang masamang nangyayari. Okay? You are always at war. Eh, ikaw, wala kang pakialam. Hindi. Banal naman ako. Kakasamba ko lang. Siguradong hindi ako magkakasala mamaya. Kakasamba ko lang eh. Ganda ng praise and worship kanina eh. Siguradong banal ako ngayon. Hindi po yun totoo. A warrior need to always be engaged at war. Ito po ang problema natin in our generation today. We make good excuses for our sins. Okay lang yan. Minsan lang naman. Hindi naman nakakasama. Minsan lang naman akong hindi mag-devotion. God understands. Yan ang theology. No? God understands. Minsan lang to. Naaya lang naman ako, hindi ako makahindi. You are being disengaged in your war. Eh, pwede naman pastor mag-repent mamaya. Eh, repent na lang after. Kapag hinahayaan mo yung mga excuses na yon to rule over your life, hindi ka handa sa laban. Satan only needs that smallest opportunity to destroy your life. Isang click mo lang in a wrong site,
Satan could make a foothold sa buhay mo. Isang araw lang na sabihin mo sa sarili mo, okay ako, malakas ako. That's only what Satan needs to destroy your life. Okay? Let me give you a reality. Mas gusto ni Satanas na minamaliit mo siya. Mas gusto niya na minamaliit mo siya. Okay? Bakit? Kapag minamaliit mo siya, sigurado pababayaan mo sarili mo. Bubukas ka ng pinto para sa kanya. Eh, laki naman ng Panginoon ko eh. He's a big God. He's a huge God. Oo, malaki ang Panginoon mo. Pero yung kapababayaan mo, pinto yan ni Satanas. Okay? Let me give you about a great warrior. This man is a great warrior of God. He kills a lot of Philistines. Napagtagumpayan niya even the strongest temptation. He's a great man. Sabi nga ng Panginoon, he's a man after God's own heart. Pero one little mistake, destroy his legacy. One little mistake. Isang araw lang ang kailangan ni Satanas para sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Isang araw lang ang bigay mo sa kanya. Makipag-date ka kay Satanas bukas. That's the only day that he needs to destroy us. Tingnan natin, no? This man, this great warrior, by the name of King David, in the spring of the year, when kings normally go out to war, David sent Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. Tingnan nyo to, ha? This is a season na kung saan during that time, ang ginagawa ng mga hari, sila yung nakikipag-unahan. Sila ang frontliner on wars. But this time, kasi during this time po, established na ang kingdom ni David eh. Established na siya. Kumbaga, yung mga Philistines, alam na eh, napatay niya na ito eh, na-wipe out niya halos lahat eh. He's a good king na kung saan maganda na itinatakbo ng kanyang kingdom. Maganda na nangyayari sa kanyang buhay. Stable na siya. Okay? Pero that time, na kung saan ang normal, ang culture, dapat nandun siya sa war. Ang ginawa niya, they destroyed the Ammonite army and laid siege to the city of Rabbah. However, David stayed behind in Jerusalem. Instead na dapat nasa labanan siya, that's the scenario, yun ang expected dapat kay David dahil king siya, dapat nandun siya sa war, he stayed behind. Bakit? Ano po yung nasa isip ni David? Eh, malakas ni army natin, laki na natin eh. Hindi na siguro ko kailangan. Kaya na nila yan. Okay? Tinan nyo, no? Minsan, tayo, kaya nga po protective ang mga parents eh. Kasi kailangan eh. Alam natin kahit gaano katalino yan, sabihin natin, no? Still prone to danger pa rin ang mga bata. Yung sobrang pagtitiwala, minsan yun pa yung kinakapahamak ng mga bata. Hindi po sa hindi kayo pinagkakatiwalaan ng parents nyo, hindi niya pinagkakatiwalaan ang demonyo sa buhay nyo. Kaya overprotective sila. This time si David, ito yung nangyari sa kanya eh. He was overconfident na kaya na nila Joab. Kaya na nila yan. And true enough, kaya naman nila eh. Pero because of that overconfident, yan po ang naging pinto ng kaaway sa kanya. Later that night, late one afternoon, after his midday rest, David got out of bed and was walking on the roof of the palace. This is just a normal scenario, diba? Oh, sarap, day off. After of 6 days of work, ay salamat, nakakapagpahinga na rin. Okay, parang yun lang ang scenario eh. He was just walking, resting. Relax lang, chillax lang eh. Sa palagay niyo po ba, deserve ni David naman mag-relax? After all the wars he fought, he deserved to really be at rest. Pero yung rest na yon, yung pang day off niya na yon, yung pang pinahamak niya. Tinan mo, no, mga kapatid, saan ka mas prone? Kailan ka mas prone? Kapag day off mo. Sa mga nagtatrabaho kasi, kapag nagtatrabaho ka, wala kang panahon eh. Mag-open ng mga site na hindi mo dapat i-open. Busy ka sa trabaho eh. Noong day off mo, matingnan nga. Total, chill day naman. Relax naman. Kailan nasisira ang diet mo?
Sa cheat day mo na yan, na cheat day mo araw-araw ha. Kaya kakaiba ka ha. Isang beses lang naman, isang linggo naman akong nagtiis. Ngayon isang beses mo na yan, tuloy-tuloy. Ito isang beses lang eh, deserve naman eh. Deserve naman. Yeah, he's a mighty warrior. He fight a lot of wars. He just rested. As he looked out over the city, tinitingnan niya lang, uy, laki na ng ating bansa. Uy, ito na pala ang blessing ng Panginoon sa atin. He noticed a woman of unusual beauty taking a bath. Wala po sa plano ni David na tumingin naman sa babae. Ang plano niya lang, ito ha, mag-relax. Yun lang po ang plano niya, mag-relax lang. Pero yung plano niya na yun na mag-relax lang, dun pa umaatake ang kaaway. Nakakapagtaka, no? Kapag wala ka palang plano makipaglaban, gustong gusto ng kaaway. Hoy. Wala kang plano. Ay, ano, relax lang tayo, tulog lang tayo ngayon, hayaan mo na sila. Okay na, online na lang ako mag-worship service, replay na lang mamaya. Nakaw, pintuan po yan ng kaaway. Gustong gusto niya yun, na relax ka. Oh, walang plano pong tumingin ha. Pero sinabi niya, ganda ng city. Biglang, huy, may ibang babae dun ha. Yung notice po in the Hebrew, ra'a, which means he looks longingly. Hindi lang po yung napatingin, uy, ganda. Hindi siya, uy, ganda. Inimagine na pinantasya na sa kanyang isip. Just one glance. Yan lang po kailangan ng kaaway sa inyo. Isang tingin lang, kuha ka na ng kaaway. Kaya ingat sa tinitingnan. That's only what the devil needs. Tinan nyo ha, ganyan po ang kaaway. A small opportunity na ibigay mo sa kanya, kaya niyang gamitin to destroy you. Okay? He sent someone to find out who she was, and he was told she is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite. Okay, nakita lang, pinanta siya, and then may binalak na. Tinan mo ha, sa totoo lang, wala ka naman plano talagang mag-fail sa buhay eh. Wala ka naman planong sirain ang marriage mo eh. Wala ka naman planong mabuhay na lang in poverty, mabuhay in sickness, mabuhay in defeat. Wala ka naman planong ganun ha. Walang taong gigising sa umaga, ay gusto ko matalo ngayong araw na to. Gusto kong sirain ang buhay ko ngayong araw na to. Walang taong ganun. Okay? Pero paano nangyari? Ito ah, great man of God. Paano nangyari na nagplano siya para sirain ang kanyang buhay? Isang tingin lang. Okay? It is yung domino effect ng isang tingin pala na yun. Yung domino effect na bigyan mo lang ng isang pagkakataon ng kaaway sa buhay mo. Naku, laki pala ng pinagpapalit mo. Then, David sent messengers to get her, and when she came into the palace, he slept with her. Okay? Ano nangyari kay David? Paano siya nasila ng kaaway? Tingnan niyo po ang pangyayari ha. David wasn't where he's supposed to be. Wala siya. Dapat nasa gera siya eh. Dapat nakikipaglaban siya eh. Hindi sumama eh. Nag-day off, nagpahinga. Hindi po masama magpahinga. Again, hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin, dapat lagi kang handang makipaglaban. Huwag mong, ito po mga Kristiyano, no? Madalas linoloko natin ang ating sarili. Lagi natin sinisisi ang kaaway. Samantalang, hindi mo dapat binubuksan yung site na yon. Dapat hindi ka nakikipaglandian doon sa kung sino man na hindi mo asawa. Ikaw ang mismong lumalapit sa tukso kapag wala ka sa dapat kalalagyan mo. Sabihin mo, lumagay ka sa lugar. Sabihin mo sa katabi mo, lumagay ka sa lugar. Ha? Lumagay ka sa lugar. Wala ka dapat sa inuman session. Sinabi mo, cell group, i-win mo sila. Wala ka dapat doon. Maraming paraan para i-win yan. Wala ka dapat doon eh. You weren't where God's, hindi ka dun tinawag ng Panginoon, hindi, wag mong excuse ang godly things. Hindi, wini-win ko lang siya. Kaya ganito naman ako mag-text sa kanya. Loko mo sarili mo.
Okay? You are not where God wants you to be. Ganun po ang nangyari kay David. So, he saw something he wasn't supposed to see. Okay, pag-inuman ka, kahit po naging, hindi, andito ako para i-win lang kayo. Andito lang nakikisama. Mamaya-maya, mapipilit ka eh. Kaya isa lang, isang pagkakataon lang talaga. Wrong move. He did something he wasn't supposed to do. He wasn't supposed to do. He caused many people something they weren't supposed to lose. Just because wala siya sa tamang lugar. Do you understand me? This is the enemy's strategy sa atin. Gawin kang chillax na parang walang nangyayari, parang hindi ka inaatake ng kaaway. Ganyan po lagi laro ng kaaway eh. Yung hindi mo napapansin, andyan na pala. Nag-hi hello ka lang. Wala namang masama. Wala namang mali siya. Sa umpisa. Okay? Ganun lang po lagi. Kaya lagi po, no? Be on the place where God wants you to be. Sunday ngayon, dapat nandito ka, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? So be on the place where you supposed to be. Because a warrior must never let his guard down. Hindi dapat nagpapabaya ang mga warrior. Meron po ba akong kausap ng mga warrior dito? Don't let your guard down. Even if you are the strongest. Okay? Sa palagay mo, tagal mo na sa pananampalataya, hindi na ako masisila, madami na ako na pagtagumpayan. Don't let your guard down. Imagine David, a mighty warrior who killed a giant, became the weakest when he let his guard down. Isang pagkakataon lang. Pabayaan mo lang ang iyong sarili. Kaya we always say as a life coach, no, minsan nakakairita na. Hindi na responsibilidad mo ang spiritual life mo. Protektahan mo yan. Eh, wag mong sisihin si pastor kasi hindi ako binati. Si life coach kasi hindi ako hinahadel. May responsibility kami, pero responsibility mo pa rin at the end of the day ang spiritual life mo. Don't let your guard down. Okay? Now, how would you not let your guard down? Paano? Let me give you 3 things. Okay po ba tayo? Meron po ba akong kausap na warrior dito? Right? You want to win? You want to win this year? Then, don't let your guard down. By 1, dress for the battle. Magbihis ka. Dress for the battle. I give you the reality that the enemy would never let you go. Lagi niyang, he will be so persistent about you. Gusto ka niyang talagang sirain. He will make every opportunity to do that. The smallest that you give him, okay na sa kanya yun. Isang tingin nga lang ginawa niya kay David, yun na. Nagamit niya na para sirain si David. The same thing with us. Kakaingat. Always dress for the battle. Okay? Please stop. Please stop the theology na lagi sinisisi mo ang kaaway. Kaya ang kaaway, nagsusumbong na kay Lord eh. Na nagpe-pray na dahil sa'yo. Lagi mo sinisisi. Kasalanan ng demonyo kaya nagkaganto-ganto ang buhay ko. Kasalanan ng demonyo kaya ako napainom. Kasalanan ng demonyo kaya nasira ang family namin. Babatukan ka ng Panginoon. In-answer ng Panginoon ang prayer ni Satan, hindi prayer mo. Nanalangin na si Satan sa kanya, Lord, lagi na lang ako sinisisi. Umiiyak na siya dahil sa'yo. Saan nagre-repent eh? Gusto nang bumait ni Satanas eh dahil sa ginagawa mo eh. Lagi mong bine-blame eh. Napapa-pray na talaga. Kasi sa totoo lang mga kapatid, ah, kasalanan mo eh. Wag masyadong i-blame ang kaaway. Oo, he is your enemy. But still, hindi siya makakapasok sa buhay mo kung hindi mo siya binigyan ng pinto. Lagi kang sinisisi ang demonyo talaga. Siya na mismo nagre-rebuke sa kanyang sarili. Ayoko na ka, lagi na lang ako eh. Tatampo na ang demonyo sa'yo. Ha? Lagi mong sinisisi eh, no? Eh, kasalanan mo eh. Bear the responsibility for your mistake.
Ito po ang problema natin as a believer. We always take the devil for his responsibility. Alam mo, ang kiners ng Panginoon on Genesis 3, hindi lang naman ang devil, even the land. Kasi parte ka kung bakit nakapasok ang kasalanan sa buhay mo. Ikaw naman talaga ang may kasalanan. Okay? Kaya stop. And stop this, no? Please stop the weakness theology. Eh, kasi naman, mahinang nilalang lang talaga ako. Natukso eh. Alay, nadaan ng flesh. Mahina lang kasi ako, Lord. Eh, bakit tinawag ka ng Panginoon na new creation? Hindi ka mahina, malakas ka naman talaga. You are strong in the Lord. You are strong in Him. God empowers you. God give you the Holy Spirit. Don't take the blame on your weakness, even in your human nature. Eh, tao lang, nagkakamali. Hindi ka lang tao lang. God had redeemed you, God had saved you, and God made you a new creation. Iba ka na. The old has gone, the new has come. You are not a weak person. You are strong in the Lord. Don't blame your weakness. Parang as if sinasabi mo walang ginawa ang Panginoon sa'yo. Kaya stop the weakness theology. Repent for real. Talagang nakapasok eh. Pinabayaan mo sarili mo eh. Until you've been responsible kung bakit nangyayari yan sa buhay mo, hindi ka aayusin ng Panginoon. Be responsible first. Hindi ka umaamin sa sarili mong mistake. You are not being responsible kung bakit nagkaganyan ang family mo. Paano aayusin ng Panginoon? Ikaw mismo, ayaw mong tanggapin sa sarili mo that you are part of the problem. May kausap pa ba ako dito? Parang apakatahimik talaga sa church ngayon. Parang naiba ako ng lugar eh. Ewan ko, nasa Rain M ba ako? Yeah. Is this getting in you? No, na take up your responsibility for the things na kung saan inalaw mo sa buhay mo. Okay? Paano? Oh, for example na lang po, no? Para maging handa ka sa mga susunod na gagawin ng kaaway para sa'yo. Okay? Sino dito gustong malabanan ng kanyang katamaran? Raming tamad, umamin. Okay, okay. Good, nasa church ka. Okay? Okay? Para malaban mo po, para gusto nyo malabanan ng inyong katamaran, maligo ka. Sabihin mo sa katabi mong tamad, maligo ka. Maligo ka para mawala ang katamaran mo. Ito po mga kapatid, tayo mga Pilipino, kasi naliligo tayo. Ang mga Pilipino naliligo araw-araw eh. Kaya kapag hindi ka naligo ngayon, hindi ka Pilipino, ha? Okay. Ito ha, naranasan nyo po ba once in your life na kung saan may lakad kayo, naligo ka na, na-cancel ang lakad mo? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Sayang ang ligo. Sayang yung plancha. Sayang yung ligo. Kasi handang-handa ka na, biglang na-cancel. Saka naman, napakasama namang pagkakataon. No? Sayang ang ligo. Ano ginagawa mo? You do another thing. Okay? Kumbaga, you are dressing, you are preparing yourself. May pupuntahan ka, supposed to be. Na-cancel lang. Pero dahil naligo ka na, ready for action ka na. Eto tayo mga Kristiyano. Hinihintay mo ang problema mo lumala bago ka mag-dress for battle. Bago lumapit sa Panginoon. Hinihintay mo nang lumala ang sitwasyon. Hinihintay mo nang maging to the point of impossibility na ang sitwasyon bago mag-dress for battle. Saka lang niya marirealize, oh nga, kailangan ko palang umaksyon. Eh what if, bago pa dumating ang battle, handa ka na. Itong problema natin eh, pinapalaki mo eh. Hinahayaan mo eh. Hindi ka naghahanda for the possibility of the enemy's attacks. Kasi claim ka ng claim ng promises ng Panginoon. Totoo ang mga promises ng Panginoon, pero totoo rin naman ang kaaway sa buhay mo. Kung this is the day that the Lord has made, sabi rin ng kaaway, this is the day na pwede kong sirain ang buhay mo. Ganon din po ang kaaway.
Kaya lagi dapat handa. Okay? Ito po, gusto niyo po bang ma-deceive ang demonyo? Maging demonyo ka, ano? Gusto mo bang ma-deceive ang demonyo? Sino dito, ano? Gusto mo ma-deceive ang demonyo, pumorma ka. Hindi, kung hindi mo siya masindak ng Bible verses mo, kasi John 3:16 lang alam mo, no? Kung hindi mo siya masindak ng Bible verses mo, at least pumorma ka, hindi mo ako makukuha sa tanas, hindi ka makakapasok sa bahay na ito, pumorma ka. Hindi yung hayaan mo lang, iara-alaw mo lang. Kung hindi mo siya masisindak, hindi pumorma ka lang, sabi nga nila, diba? Kung wala kang laman, hindi kahit sa forma man lang. Madalam man lang siya. O ito ha, gusto mo ba siyang ma-deceive na hindi ka natatakot? COVID lang yan, may Diyos ako. Gumayak ka! Eh, ikaw, nagpapadala ka sa takot eh. Kaya si Satanas man, sige pa, sige pa. Okay? Pumorma ka na may laban ka. Kahit natatakot ka inside, pero pumorma ka. Hindi magtatagumpay ang kaaway kahit deep inside. Naku, paano kaya gagawin ko? Makakabayad ako sa utang! Sige, sumigaw ka lang, pero deep inside, naku, paano kaya? Naku, pumorma ka, at least forma man lang, masindak mo siya. Dress for battle. Ihanda mo, ipakita mo sa kaaway, oo, kaaway, natatakot ako, hindi ko alam gagawin ko, pero lalaban pa rin ako, handa pa rin akong sumugod, kahit deep inside, I feel so cowardly, I feel so little, but I will dress for the battle. Ihanda mo ang sarili mo each day. Kaaway, hindi ko alam ang mangyayari, ha? Hindi ko alam kung ano strategy mo ngayon. But I will dress for the battle. Hahandaan kita. Kaya nga, pinapaalala po sa atin, lagi on Ephesians 6, finally, be strong in the Lord. Not in yourself. Be strong in the Lord and in His mighty power. Malakas ka. Magpalakas ka pa sa Panginoon. You are not a weak person. Be strong in the Lord. Magpalakas ka kasi lagi nandyan ang kaaway sa atin. Kaya nga sabi niya, always be strong in the Lord because you are at your weakest when you feel you're the strongest. Ikaw ay pinakamahina sa panahon na akala mo ikaw ang pinakamalakas. Kaya nga dapat ang confidence mo will always be on the Lord. Eh, pastor naman ako kaya... Hindi yan, hindi tatalab sa akin yung pride, hindi tatalab sa akin yung anger, hindi tatalab sa akin ang hate. Okay? That's the time that you are vulnerable. So wag magpaka-plastic. Alam po natin, you could be strong in the Lord. That's the secret. If you want to dress for battle, Lord, kailangan kita. May hinaharap na financial issue, may hinaharap na marriage issue, may hinaharap na issue sa anak. Lord, I will be strong in you. Hindi ko kaya mag-isa, but I will dress up for the battle. Okay? Kaya sabi niya, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Lagi daw dapat isuot. Again ha, clarify po natin yung verse na yan ha, hindi po ang Diyos ang magsusot sa iyo ng armor na yan. Wow, ginawa mong armor bearer ang Panginoon ha. Kung gusto mo ang Panginoon pa magsuot sa inyo, Lord, suot mo ang armor sa akin. Oh, ginawa mong armor bearer, no? Ikaw daw ang magsuot, binigay niya na sa iyo ang full armor. Helmet of salvation, belt of truth, bahala na lang kayo magbasa sa mga susunod. Okay? Binigay niya na sa'yo yan. Isusuot mo na lang. Okay? Kaya daw, dapat lagi ka pala maging aware. Maging aware ka. So ano ba? Ngayong araw ba na ito, suot mo ba ang full armor of God? O pinapabayaan mo ang sarili mo? Because the best way to win a fight is to prepare for it. If you want to win a fight, gusto mo manalo sa marriage mo, gusto mo manalo sa relationship mo, gusto mo manalo sa finances mo, prepare. Maghanda. Put on the full armor of God. Dress up for the battle. Okay? And finally, sabi dun, kapag nakasuot na daw sa'yo ang armor of God, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Kasama po sa forma natin, kasama sa dress up for battle, is prayer.
Okay? So every day, God is saying to you, manalangin ka para sa iyong lakas. Kaya nga po kasama, diba, sa pattern of prayer ni Jesus Christ na binigay sa atin, sabi doon sa prayer, do not lead us to temptation. Pag-pray mo daw, huwag kang dalhin sa temptasyon. Okay? Kasi every now and then, day in and day out, the enemy wants to tempt you. Gusto kanya silain. Okay? Because when you choose not to pray, you choose to be Satan's prey. Okay? Kapag ayaw mong manalangin, hayaan mo na yan. Para sa mga pastor at cell leader ang pananalangin. Eh, ginagawa mong pray ka ni Satanas. Okay? So choose to pray para hindi ka maging lalapain ni Satanas. Eh, hindi bagay sa iyo yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, ligo-ligo din pag may time, ha? Sabi mo sa kanya, ha? Ligo-ligo din pag may time. Number one, dress up. Dress for the battle. Number two, press on during the battle. Press on. Ito po mga kapatid, na-realize ko sa buhay po, no? All battles worth fighting for are hard. Lahat ng mga laban na dapat mong ipaglaban, mahihirap lahat yun. Laban para maging milyonaryo, nako, mahirap yan. Laban para sa marriage nyo nagka-crumble, mahirap yan. Laban para sa mga anak mong rebelde, mahirap yan. What I'm telling you, the reality is this, every battle, most of our battles, dahil nga worth it yun, mahirap at matagal, kailangan may tiyaga. Kailangan hindi madaling sumuko. Press on during the battle. Hindi yung one day, okay, parang napagtagumpayan ko na. Hindi, press on. Sige, until you have the victory. I know, in our battles, masusugatan ka, malulugmok ka, madi-discourage ka, madi-disappoint ka. But still, press on. Ilaban mo hanggang makita mo na ang tagumpay. Ito po sinabi ko sa aking sarili. Ito, personal oath ko to sa akin. Personal conviction ko to sa aking sarili. Lord, I want nothing but the best that you have for me. Ako ano, ang usapan ko sa Panginoon, dahil sa dami ko na nabasa sa Kanya, Lord, ito yung mga promises, ito yung ginawa mo sa Kanila. Lord, I want the best you have for me. I won't settle for less. Kapag hindi ko pa nakikita ang the best, I will still press on. Lord, you said, a godly family, a royal priesthood. Lord, I will press on to that. Kahit Lord mukhang nagkakagulo, kahit nakaka-discourage, I will press on to that. I want nothing but God's best. Eh yung iba, okay na to? Pwede na. Parang sa Panginoon din naman. I won't settle for less. I want the promised land. I want the promises of God. Ganun po ako kagigil sa promises ng Panginoon. Sinabi mo, Lord, ha, you have a plan for me, ha, for better, for future. Ha. So Lord, ibigay mo. Ganyan po ako makipag-usap sa Panginoon. Pinangako mo eh. Lord, nagtitiwala ako sa faithfulness mo eh. Kapag hindi ko pa nakikita, I will still press on. Lord, maayos na family ang gusto ko. I will not settle for less. Lord, godly family that serve the Lord, that's what I want. I will press on for that. Ipaglalaban ko yan. Okay? Kahit mahirap. Don't settle for less, people of God. Alam mo, ang Panginoon, handang ibigay sa'yo lahat yan eh. Ang problema, mabilis kang sumuko. Mabilis kang madismaya. Mabilis kang magreklamo. Kesa magtyaga, kesa magpursue, kesa sa ipaglaban what is yours, what is rightfully yours as God has said, you settle for less. Kasi, bakit? Ba't po nagsisettle on, but why are we settling for less? Napapagod kang lumaban. Lord, okay na yan. Tigilan ko na yung family ko na to. Eh. Bahala ka na, Lord. Paglaban mo, kung importante sa'yo, ipaglaban mo. If it is worth it, it's worth fighting for. Don't settle for less. Kahit na abutin ka ng 20 years, 25 years, Lord, I will not settle for less.
Nothing but God's best. Okay? Look at the story, at this parable. Again, ikaklarify ko po itong parable na to, ha, para po hindi naman natin ma-abuse. Okay? Jesus used this illustration with his disciples to show them that they need to pray all the time and never give up. This is a story about the widow and a judge. Okay? Don't misquote this story, ha? Kasi po, ang iba, sasabihin sa story na to, sa parable na to, manalangin ka na manalangin, na manalangin, na manalangin, na manalangin, na manalangin, na manalangin, hanggat hindi tinutupad ng Panginoon. Kulitin mo ang Panginoon, divine kakulitan. No, hindi po ito papatungkol doon. This is about a right. The widow know his right. Eh, ikaw eh, pinaglalaban mo, boyfriend, girlfriend mong unbeliever eh. Hindi po applicable sa inyo to, ha? Eh, kung ang pinaglalaban mo mali sa prayer mo, abay, hindi para sa'yo to, ha? Ito pong parable na to is for someone who know his right, who knows her right. Okay? He said, in a city, there was a judge who didn't fear God or respect people. So, meron daw judge. Ito siya, unbeliever siya. Wala siyang pakialam sa Diyos. Wala rin siyang pakialam sa tao. He is living just for himself. He is a wicked judge. And then, this is the woman. In that city, there was also a widow who kept coming to him and saying, give me justice. Okay? He kept coming. Alam niyang walang pakialam to. Alam niyang imi-mistreat lang siya nito. Pero sabi niya, hindi. Alam ko ang karapatan ko. Give me justice. He knows his right. He knows her right. Bakit? Ang widow po, wala nang matatakbuhan kapag na-widow ka po on Israel during this time. Eh, talagang halos wala na. You are stripped off of every right. Wala kang way for livelihood. Kasi ang mga widow po during that time, eh, talagang the women during that time, they are just good as wives. Parang ganun lang po sa kanila, eh, sa Israel. Eh, wala na eh. Wala na yung asawa niya. Paano siya mabubuhay? So he came to the judge to claim his right. Dahil ang Panginoon din naman, nag-institute ng right for the widow. God, sabi niya, he is the God of justice. He doesn't want to oppress the poor. He is a lover of the widow. Merong right po ang mga widow according to God. Okay? Eh, yun ang nakalimutan. Pinaglalaban niya ngayon ang kanyang karapatan. So for a while, the judge refused to do anything. Linapit niya na linapit. Ayaw ng judge. Day one, lumapit. Ito yung karapatan ko, ibigay mo sa akin to. Ayoko, sabi nun judge. Day two, sige pa rin. Tuloy pa rin siya ng tuloy. Ito po ah, itong widow na to, bakit ang kapal ng mukha niya, no? Bakit ang kulit niya? Kasi alam niya ang kanyang karapatan at the same time, yun lang ang kanyang matatakbuhan. Eh? Pero ito ah, she needs to endure mistreatment, she needs to endure disappointment, she needs to endure disrespect, she needs to endure offense. Para lang sa kanyang karapatan. Eh tayo eh, susumbong kita kay tulpo kapag hindi pinaglaban ang karapatan mo, ayaw mong madaan sa pulis ha, ay tulpo ka. Hindi, siya, alam niya ang kanyang karapatan, nowhere to go. So kahit na imistreat ako, kahit na hindi ako i-recognize, I will still claim my rights. Ito sinasabi ng Panginoon, you are a child of God. Meron kayong karapatan sa Kanya. You have the right for the promises of God. Are you pursuing it as if yun na lang ang last option mo? Kasi tayo eh, Lord, payamanin mo ako. Plan A. Plan B, ah, ito na lang siguro. Plan C. Marami tayong plano sa buhay eh. Itong widow po kasi, wala na talaga. So, kailangan niyang i-endure everything. Minsan, no, sa atin, yung mga bagay na worth it, kailangan mong endure ang mga harsh times. Okay? But then he thought, itong judge po na to, this widow really annoys me, although I don't fear God or respect people. Nakakairita na itong widow na ito. Punta ng punta, araw-araw na lang. Eh, yun lang din naman ang reply ko sa kanya. Ayaw pa rin tumigil. Naaasar na ako. Let it be ganito, mga kapatid. Pwede ba?
Let it be that Satan will be so annoyed about you receiving and claiming your rights about God. Na siya yung ano ba naman? Diniscourage ko na, dinisappoint ko na, hiniwalay ko na sa cell group, ang dami ko nang ginawa, pero ayaw pa rin sumuko. Gusto pa rin niya ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Dapat yan ang nararanasan ng kaaway sa buhay mo. That he is annoyed about your perseverance, your persistence, about your right and your claims about the promises of God. Hindi yung, ay, hindi in-answer ng Panginoon ang prayer ko. Ayoko na, backslide na ako. Si Satan, praise the Lord. Nagpe-praise the Lord dahil dun sa, na-dismaya ka lang. Ito ang dami niyang pinagdaanan. Hindi natin alam kung ilang days siya nagpabalik-balik. But he endured it all. If I have to give him just, otherwise she'll keep coming to me until she wears me out. Because a warrior doesn't give up easily. Ang totoong warrior, kung alam mo ang pinaglalaban mo, hindi ka susuko ng ganyan-ganyan na lang. Let me remind you, warriors, walang sensitive na warriors. Wala yung isang kibot lang, hindi ka lang napansin sa church, give up ka na kagad sa pananampalataya mo. That is not a warrior spirit. A warrior spirit will endure the hard times. A warrior spirit will endure the times that he is not recognized. A warrior spirit will endure even when he is disappointed. You don't give up easily. Press on. Magpaglaban ka lang. Ipaglaban mo ang pamilya mo kahit na hirap, ilang taon mo nang pinagpe-pray. Laban lang. Don't give up easily. Hindi pa rin umaattend sa church. Don't give up. Don't be sensitive. Wala yung isang kirot lang eh. Bigla ka nang susuko sa pananampalataya mo at sa prayer mo. Hindi bagay sa'yo yan. Lahat ng mga warrior, merong persistent spirit. Hindi sila napapasuko agad. Sabi mo sa katabi mo, huwag na madamdamin, bebe, ha? Huwag na madamdamin, ha? Huwag na madamdamin. Binasted ka lang, feeling mo, ano ka na, single forever ka na, walang ganun, ha? Huwag ganun, okay? Don't be so sensitive. Because most of the time, the only way to taste victory is by not giving up. That's the reality. I am giving you the reality that not all victories are easy. Most of them, kailangan lang. Ang only way lang para makuha mo ay hindi ka sumuko. Huwag mong isuko family mo. Huwag mong isuko ang mga kapatid mo. Huwag mong isuko ang mga kaibigan mo. Huwag mong isuko ang mga pangarap mo. Don't give up. Let it be that the day comes that it will become a reality to you. Ilaban mo ng ilaban until it become a reality. Press on during the battle. Okay? Dress up for the battle. And last one, praise for every battle. You want to win? Dress for the battle. You want to win? Press on during the battle. And last, let have a praise for every battle. Yan ang susi para ikaw ang manalo. Ang pananampalataya mo at ang iyong pagsamba sa Kanya. Praise Him for every battle. And let me just correct, no? Don't just praise after the battle. Praise even before the battle. Praise during the battle. Ang problema po natin, we only know how to praise after the battle. Oh, praise God na promote. Praise God na ayos. Praise God pinatawad. Kung kailan tapos ang laban, saka ka nagpe-praise, hindi ko naman po sinasabing masama yun, ha? Pero tingnan mo, ha? Reklamador ka pa rin sa susunod mong laban. Kung ang alam mo lang is to praise after the battle, at hindi ka marunong sumamba habang ikaw ay kinakalaban, habang ikaw ay nasa gera, you will never change on the next battle. Bakit? Ang praise mo, ang nagdidiktan ng pagsamba mo, sitwasyon mo. You don't need a reason to praise. You just need to know that God is good, that God is great, that God is majestic. That's all you need to praise Him.
You don't need a good situation to praise God. You need to praise Him because He deserves all the praise. Ito ang problema natin, mataas ang pagsamba mo kapag maayos ang lahat. Pero kapag ikaw ay naguguluhan, kapag hindi mo nararamdaman ang Diyos, wala kang pagsamba. God, mas gusto ng Panginoon ang pagsamba mo kapag pangit ang lahat. Dahil sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi pa matagumpay ang sitwasyon eh, pero alam ko matagumpay ka na eh. Lord, alam ko kahit hindi pa maayos, kahit ang dami pang gulo-gulo, I'm in a chaotic situation, pero Lord, I am elevating you above my situation. Don't just praise Him after the battle. Learn to praise Him during the battle. Sabi nga on Psalm 149 verse 6, tinan nyo, let the praises of God be in their mouths and a sharp sword in their hands. Habang nakikipaglaban, ang picture, sumasamba habang hindi alam kung paano isosolve ang financial issue, sumasamba habang ang marriage is crumbling, sumasamba habang ang sakit ay nandyan, when the pain is still raging, He is praising. Yun ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka lang nakikipaglaban basta-basta, makipaglaban ka habang ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Warriors, your battle cry is your praise for God. That's your battle cry. The devil is being deaf when you praise Him. Yan ang laban mo sa demonyo. Yan ang laban mo during the battle. Kaya kahit ikaw ay may nararamdaman, still praise Him. Kahit hindi pa sumasagot ang Panginoon, He deserves your praise. Let your praise be ready even when the battle is not yet over. Praise Him for every battle because praise puts you on an elevated ground. When you praise God, you are seeing a heavenly perspective. Ang ginagawa mo kapag ikaw ay sumasamba, kaya mga kapatid, we lift our hands when we praise Him because we are saying, Lord, itaas mo ko. Lord, ang nakikita ko lamang ay kung paano kumikilos ang kaaway, kung paano ko nadidismonyo, kung paano ko nadidiscourage. Ang kailangan mo is a heavenly perspective. The devil is not stronger than you. Your God is stronger. You are an overcomer because of Him. But you need a heavenly perspective. Mga kapatid, let me remind you, don't take the enemy head on. Don't take the enemy on his level. Itaas mo ang sarili mo sa kanya. Hindi mo kakayanin ang demonyo when you take him on his level. He is a dirty liar. He is a murderer. Hindi mo kakayanin ang kanyang dirty tricks. Kaya alam ng Panginoon, the only way for your breakthrough, the only way for your victory, I praise. Kaya every now and then on the Bible, you will find people on war, praising God. Dahil alam ng Panginoon, hindi ka mas malakas sa demonyo. Mas matalino ang demonyo sa'yo. Mas marami siyang alam kesa sa'yo. Pero when you praise God, when you lift up the name of God during the battle, tinataas ka ng Panginoon para makita mo ng kaaway. Maliit lang yan kumpara sa Diyos mo. Maliit lang yan kumpara sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Sabi ni David, the Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? When you say, Lord, you are my life. You are my provider. Anong kakapusan? Hindi ako matatakot sa katapusan. Hindi ako matatakot sa kakapusan because you are my provider. You are my light. You are my salvation. Nagkakagulo ang aming family, but I will not be afraid because the Lord is my salvation. The Lord is my life. The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble? Bakit ako mangangamba? Bakit ako matatakot sa iyo, demonyo? Alam ko ang Panginoon ay mas mataas. Alam ko ang Panginoon is my fortress. I know my God is my defender. Yan ang ginagawa ng praise sa iyo. It is reminding you of who you are. It is reminding you of who God is sa buhay mo. He is your light. He is your salvation.
He is your fortress. And even though people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. When you lift up the name of God, ang kaaway, ang tumutokso sa iyo, ang lumalaban sa iyo, they will stumble and fall. Sila ang matutumba, hindi ikaw. Sila ang susuko, hindi ikaw. Sila ang aalis, hindi ikaw. They will stumble and fall before the Lord. Though a mighty army surround me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. That's praise. Na kahit ang daming nangyayari, ang daming tinatapon sa iyo ng kaaway, you are facing a vast army. God is saying, you could remain confident. Pwede kang maging matatag, pwede kang maging matapang dahil kasama mo ang Panginoon. That's praise. Yan ang nagagawa sa iyo. Kaya mga kapatid, don't let yung Sunday lang atinan mo ay preaching. Hindi. When we praise, ang praise and worship natin kanina, that's the battle cry. That's the signal. Kaaway, handa kami kahit ano pa ang iba tumo sa amin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Handa kami. We are praising God. We are elevating His name. Because praise reminds you of the hugeness of God. Warriors, this is my request. This is my favor. Let your battle cry rise up. Let your battle cry for the Lord rise up. Praise the Lord. Praise His glorious and mighty name. Let the warrior in you rise up. Let the warrior in you shout the goodness of the Lord. Let the warrior in you raise a hallelujah to the Lord your God. How can you keep silent when the Lord is so good, when the Lord is so faithful? He deserves your praise. Right now, as we praise God, give your best shout. Dahil ang Panginoon will give you the victory of the year. Let us raise the hallelujah to the Lord.